So, welcome to my YouTube channel. So, topic natin for today, mga paps, ay yung tinatawag na pamamalya. Yung ayaw siyang mag-RPM na maayos o ayaw lumatak. So, ang pinaka trouble natin ang dapat mo natin gawin bago hanapin yung problema, bago lumalim ang problema, ang una nyong gagawin, mga paps, ay palitan nyo ng spark plug. Para kasi minsan ang ginagawa ng iba, inuunang buksan ng carburetor kasi namamalya eh. Minsan may batak, minsan wala. So, sa mga car problem tayo ha, dito sa FI. So, kahit FI, the first thing to do is palitan ng spark plug. Okay? So, pinalitan ng spark plug, palyado pa rin. Ano nga ba ang problema? So, una nyo papalitan, syempre, spark plug. Para ma-check nyo kung maayos na ba ang paghatak o yung pagbata ng makina. So, ang kasunod yung palitan is yung high tension wire, yung spark plug cap. Kasi minsan, gumagawa tayo, baklas carburetor, baklas spark plug, nalilimutan natin to. So, may malaking factor din pala ito. So, ang technique nito is tanggalin nyo. So, try nyong erekta dito sa high tension wire, idikit nyo sa spark plug. Check nyo huli. Paki-check nyo huli kung okay na. Kung ayos na. So, baka spark plug cap lang yun. Diba? Tapos, baka maka-encounter din kayo. Alaw nyo na lahat. Ayos nyo na ang carburetor. Yung palang high tension wire na ito, mahinang magbigay ng kuryente. So, mataas ng resistance. So, kaya namamalya. So, ang kasunod niyan, mga paps, is yung ignition coil. Ignition coil is, minsan ang ignition coil may kuryente, pero may kuryente siyang inilalabas, pero palyado. Okay? Madaling i-testing to kung walang kuryente. So, pinalitan nyo, nagkaroon. So, wala, meron na. So, okay na. Pero minsan, nakakagawa kayo nyan ay walang kuryente dyan, tumatalo. Much better kung medyo katamtamang haba yung distansya ng kuryente niya. Masama naman yung nakatikit na ganyan. Masama naman yung sobrang haba. Mas much better yung ganyan lang. Yung gap. Yeah. So, ganyan. Anong kasunod? So, palyado pa rin eh. Easy-peasy pa tayo. Palyado pa rin. So, kasunod yan ay CDI naman. CDI. Answer! So, CDI. Minsan kasi CDI may kuryente. Gumagana. Pero okay lang to kung biglang wala. Minsan CDI. Minsan naman may pagkakataon na itong socket lang. Pag may corroded yan, corrosion, nagkakaroon din yung problema yan. Okay? So, namamalya pa rin. Ano pang problema? Na-check na natin yung mga CDI. Siyempre, nalinis na natin yung carburetor kasi mas kalimitan. Laging carburetor ang nasa pag-iisip natin pag namamalya, di ba? Okay? Minsan naman, ito. Primary coil. Minsan primary coil. Yan o. So, stator type.
So primary coil, may kuryente, biglang-biglang lalakas, namamalya. Ito, may kuryente ito pero namamalya. So hindi mo sukat akalain na primary coil. Saka ito, primary coil. Kaya madaming problema ang pwede mangyari na ang buong akala natin ng pamamalya is carburetor. Diba? Yung kasi yung sakit niya, yung problema, iisa ang sintomas. Halos ay iisa ang sintomas. Diba? Pagdating sa troubleshooting. So may pagkakataon din naman mga paps, mga sir, mga ma'am. Ito, pulsar coil. Kasi meron pagkakataon na pulsar coil na nagkakaroon siya ng diferensya, ng problema. Minsan nakagawa nito ako ay Wave 125S. Wave 125S. So, ito yung coding yan. Common color coding. Tinanggal ko na yan. Di umaandar yung makina no, na ginagawa ko. Binunot ko. So, dapat pag binunot mo na yan, mawawala yung signal niyan doon sa mismong CDI. So, mamatay ang engine, mamamatay ang makina. Ang nangyari, umaandar pa rin siya. O, diba? Umaandar pa rin. So, binulot ko na, umaandar pa rin. Ibang klase, no? Meron mga problema ganyan na lalo common yan, Wave 125S. Yan, namamali lagi yan. So, ano? So, yan pa. So, may mga pangyayari. Ito. Ito yung pinakamaganda. Ito yung pinaka-weird. It, isan, may pinaka-weird. Bukod pa sa regulator, ha? Yung sa mga CDI, AC, DC, DC CDI type. The DC CDI type, minsan palyado. Kasi minsan, lobat ang battery. Walang battery. Grounded ang battery. Minsan, regulator itself may problema. Kasi pag mataas ang boltahe or mababang boltahe, ang ibinibigay nito ay hindi sasapat doon sa mismong DC-CDI, palyado din. So, palyado din, di ba? Ang daming mga problema. Ang daming common problem, pero mahirap i-trace kung saan ba. Kung saan ba nagmumula ang problema. Okay? So, ito yung last part para hindi na humaba itong ating video. At salamat po sa ating mga HD3 lovers, sa ating mga Suzuki lovers, sa ating mga Vega lovers. Maging yung ating Wave 125, kasama na yung Fury. At salamat po, nagpapasalamat po ako sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa inyong patuloy na panonood. So, remind ko po kayo ulit, ang paggawa ng motor ay kinakailangan magpagpasensya kayo, matyaga sa paghanap ng problema, sa pagtuklas ng iba pang karunungan. So, okay po. So, ito po yung pinaka kakaiba naman. Palyado pa rin. Kasi nakagawa ko nito, 1 in a million to, yung problema nito. Kung baga sa problema is 1 in a million. Nakagawa niya na ko, XRM 125, RS125. Ano siya, namamalya na rin. Binago ko na lahat. Palit-linis lahat. Palit-palit lahat. Valve clearance na rin. Check kung tukod o hindi. Pero palyado pa rin. Okay? So, palyado pa rin. So, nakagawa naman ako ng SkyDrive Suzuki. So, ang nangyayari naman doon is... Ang nangyayari naman doon sa Suzuki SkyDrive, umaandar pa rin siya kahit naka-off. Kahit naka-off ang ignition switch. Isipin nyo, kahit naka-off ang ignition switch. Kahit naka-off ang ignition switch.
na-under pa rin. O, isipin nyo yan. Tinanggal ko na rin, kasi di ba ang battery operated, ang DCCDI yung SkyDrive na carb type. So, tinanggal lang ko ng battery. So, ma-under pa rin. Tinanggal lang ko siya ng regulator. Siyempre, tinanggal mo na ng regulator, tinanggal mo pa ng battery. So, tinanggal mo na rin sa susi yan. Ignition switch, eh, kadugtong ng ano yun, di ba? Ng battery side. Umaandar pa rin. So, anong, di ba? Magugulat ka eh. Bibihira mangyari para doon sa ating mga, ano, baka maka-encounter kayo. Baka maka-encounter kayo, ano ba yun? So, ano ba yung naging problema? So, doon naman, base naman doon sa isang XRM RS ko, 125 na nagawa, is palyado pa rin. Palyadong palyado. Sobrang palyado. Kahit nalinis mo na lahat, napalitan mo na lahat, palyado pa rin. So, ito yung naging problema. Na namamalya, ay bumatak na maayos ng matino. Anong problema? So, ito. Ito lang ang naging problema. Simpleng-simple lang. Pero, kakaiba. Baka na-encounter na rin ito ng ating magagaling na mekaniko. Yung matatagal nang gumagawa dyan. So, ang naging problema is, ito. Ito ang naging problema. Wow! So, diba? Nakakagulat, diba? So, ano ba yan? Bumbilya lang yan, diba? Stoplight bulb. Naging hindi na bumabatak ang inyong mga motor. Okay? So, sipin nyo yan. Sipin nyo. Kasi yung isang, diba, kalimitan naman sa ating mga hindi battery operated na lumalabas ngayon mga motor. Yung mga unang motor natin dyan. Itong kasi itong kaliwang terminal is running light. So, naka-AC yan. AC. So, naka-AC yan. So, itong kabila naman is DC. Operated. Dahil dito sa pag may preno ka, yung sa stoplight, mag-glow yan. So, anong nangyari dyan? Nagsama yan. Pwede yan magsama yung element na yon sa loob, yun no, pwedeng magkadikit yan. So, hindi nyo lang napapansin. Or pwedeng nagkadikit yan dito sa loob ng pagkakagawa. Okay? So, dito sa loob yan, pwedeng nagkasabay yan sa loob at saka yung sa totong. Makita nyo yan? So, yan. Dapat, ito, nakagawa na ako ito. So, baka maka-encounter kayo. Yan yung baklasin to. Bunutin nyo para mawalan siya ng contacts. So, that's it, mga paps. At salamat po. Thank you yung pagsubaybay sa ating sa ating Jof Motors Infanta. So, thank you sa inyo. At tapos salamat po ako ng marami sa inyong lahat. Sa ating mga friends. Thank you. At shoutout sa ating boss, ako ba? Kay Kuya Glenn. Kay Boss Ranger. Yan. Kay Nana. Kay Kuya Friends. Kay Caravel. Okay. At kay Kuya Mario. Ng Iron Mar of the Philippines. At sa ating mga HD3 Master, kay Papa Larcy, kay Sir Steven, kay Sir June Mark, kay Kelo Vlogs, sino pa ba? Nalilimutan ko na eh. Pasensya na po, nalilimutan natin. Kay Palawan, Bisyo Moto ng Palawan. At doon sa ating kaibigan na ating kaibigan
Ato sa ating kaibigan, my friend from Thailand. Pinadalhan niya ako ng handmade niya ito. Pang porting tools, 90 degree porting tool. Thank you, my friend. Hindi ko kasi mabanggit yung pangalan niya. Ang hirap. Ibang letra. Hindi ko ibang letra nila eh. So, ayan na. Yung pangalan ng address eh. Alam mo. Titin niya yan. So, link marksman ng address niya. So, from Thailand, my friend. To my friend. Thank you, my friend. For your kindness. Thank you so much. So that's it. That's it, mga paps. That's it. Thank you po. Thank you na maraming.